Marinig ibahagi ng pamalaruso. Pero bilang mamamayan, malaki ang partisipasyon ng bawat isa sa pakikiisang pusa, sa pusang pagtawid sa tamang tawiran, pagsakay sa tamang sakayan, pagbaba nung araw nung kami sumasakay ng jeep, 3.5 pa lamang. Aba talaga yung panahon. Sinabi namin, Mama Farah, diyan po sa tabi. Ay gabi ng driver, talagang papara doon sa tabi. O ngayon, ganun din naman ang sinasabi, Mama Farah. O di huminto, para ba? Nasa gitna ng pag hindi ho ba? Pasinin niyo ang pagbabago-bago ng salita, ang pagbabago-bago ng pananaw, mga simpleng bagay, pero hindi lang natin napansin. Kaya kung bagay na ito'y inyong kagampanan bilang mamamayan, tingin ko, at kung ang halimbawa naman ang pamahalaang lungsod ng Maynila, sampu ng aming mga kawani sa pamamahala at paglilingkod sa bayan, nagkakaisa, tingin ko, mapapabuti muli ang Maynila. Ngayon, ang Maynila, matindi ang pagsasayos. Kaya kailanganin namin ng pangunawa ninyo. Latin, sana unawahin niyo kami kung anong hugot meron kami. Bakit namin ito'y ginagawa? Bakit ultimo kalye? Pinaliliguan? Kaya bakit hindi? Edukirte? Libatin? Banilin? Bakit namin kailangan ibalik muli sa taong bayan ng kalsada? Bakit? Iyon naman talaga ang batas ng kalye, bangketa, ay para sila. Even the Supreme Court said, roads, alleys, boulevards, highways are beyond the commerce of men. That's what the Supreme Court said, and that is what the Supreme Court said. It's form part of the law of the land. Well, that's my professor said to me. So if that is the case, then what we're doing is basic. What we're doing in Manila is elementary of governance. The ABCs of governance. We have not done anything yet, with all honesty. We have not done things that we wanted to do vertically for tourism, transportation, green open space, housing, which may awan Diyos. Magaya ko ang isang idol ko talaga. I hope someday, somehow, kahit man lang konti, matupad ko yung nagawa ng idolo ko na si Prime Minister Lee Kuan Yew with regard to HBD, the Home Board Development in Singapore. It can be done. They did it. Why can't we? So these are things that will eat time. We'll eat resources. Kaya nga ako namumutang sa lambang. So, kaya po, habang hinihintay ko ang mga bagay na yun, habang hinihintay ko yung 2020 para may bagong pera sa dapi at may bagong budget, budget kung saan doon mo makikita ang direksyon ng isang lokal na pamahalaan. Sapagkat ang budget na kinakarap namin ay lumang bisyo. Kung meron man, hindi namin alam. Pero, pasasaan ba? Dahil sigurado ako, sa 30, may sweldo ako. May gawin ako wala. Maghintay na lang ako ng Enero. Nyang-nyang-nyang na lang ako sa kanto. Siya, may bagyot, may dilubyo. May sweldo ko, automatic sa lambang yun. But I cannot take it. I really can't. I cannot take this sitting down. Then we went to basic. And that's what we call elementary in governance. Ngayon, napapabalita ang Maynila. Ay, marami salamat sa mga natutuwa, nalulugod sa nangyayari sa Maynila. Pero sa totoo, wala pa talaga. Kasi kung iisipin ninyo yung ginagawa namin ay normal na obligasyon ng isang punong lungsod. Pag
pagsasaayos, paglilinis, pagpapanatag ng kanyang mamamayan. These are basics. Kaya lang, para bang biglang naging usapin ang lungsod ng Manila. Abay bakit? Sapagkat, mga kababayan, yung ginagawa namin ngayon ay normal, na naging mukhang abnormal. Dahil, katulad ng una kong nabanggit na pagpapasalamat sa inyo, nananatili kayo, patuloy kayong nananatili dito sa lungsod ng Manila dahil naniniwala kayo na hopefully someday somehow muling umangat ang Manila. Eh, bagay din na naisip na ng mga mamamayan na yung abnormal na nangyayari sa ating komunidad dahil sa walang kumikilos, dahil sa walang tumitingin, dahil walang namamahala, dahil walang gobyerno, ay naging normal sa pamumuhay natin. Kaya kahit na may gulo, para bang na-frustrate tayo, nawala yung pagdidiman ng taong bayan. Kaya yung abnormal, naging normal. Kaya nung kami naman gumawa ng normal, ay mukhang abnormal sa buong bansa. Kaya bagay na pinagpapasalamat din namin kay Pangulong Duterte. O dahil sa kanyang ibinahagi, kalayo mo sa dami na suliranin ng bansa bilang Pangulo. Pero isinad niya na isa sa kanyang direktiba sa aming mga gobernador, mayor, vice mayor, barangay chairman, at mga lesbo na kailangan ng muling ibalik ang kalsada at kalye sa lahat ng mamamayan natin. Kaya po, maaari, hindi kauna-unawa sa ilan, pero sana lumawak na ang pag-iisip nila. Total, nahirati naman kayo ng mahabang panahon. Total, napakinabangan nyo naman na ng matagal ng panahon. Siguro bagay naman na mapakinabangan ng taong bahayan sa higit na nakararami ang mga bagay na ito. Masyado na kayong nagparaya. It is time for you to demand from your government because you deserve better things from us. It's now. Kaya po, sa maliit din namin kaparaan. Noong nakaraang linggo, napabalita po sa isang sikat na magazine sa buong mundo, The Economist, at inaral yung 60 syudad. Dati-rati o, out of 60, number 55, safest city ang Manila. Ngayon po ay number 43 na. Yait-yait lang. But with your help, we'll be number 30. With your help, we'll be number 20. With your help and cooperation, maybe. Why not? Yes, it's true. They have new buildings in BGC. Yes, it's true. They have new development, new roads. Cables are underground. Yes, it's true. So what? They have that in Hong Kong. They have that in Japan. They have that in America. In downtown LA. What they don't have is what we have. We have character as a city of Manila that nobody can take it away from us. That is city of Manila. We have history. In fact, if not all of you, most of you has a story to tell in Manila. Minimum sa inyo rito, 4 taon na buhay sa Manila. Sapagkat we are the number one producers of graduates, professionals. Kaya one way or another, dito rin kayo nag-aral. Kaya meron kayong kasaysayan. Kaya meron din kayong utang na loob. Kung masama man maningil ng utang na loob bilang tao sa tao, ito na po ang pamalang sinisingil na kayo.
sana naman you pay it forward. I know most of you matagumpay na. And I think it's not bad to pay it forward to our beloved and loyal city of Manila. Paano na? Huwag na tayong magtatanong pa kailan. Na kung hindi ho tayo matatapos. Dahil mahaba pa ang panahon. Ang panahon tiyak mahaba. Ang buhay natin hindi. Dahil may hangganan ng lahat. Isang araw, magpapantay ang mga panat eh. Una-una lang yan. Mauna na sila. But the question is, someday, somehow, kapag umuupo ka na doon sa rocking chair, when you retire, you're gonna ask yourself a question. What I have done to my fellow men? What I have done or did for my neighbors? For my city? Ano shinare ko bilang tao? True, you need economic proof. True, you need professional proof. But, yun lang ba ang halaga ng buhay? Kung tayo naniniwala na ang lungsod ng Maynila ay may kinakaharap na suliranin, then huwag na tayong maghanap ng daylang. Maghanap at magsama-sama na lamang tayo sa solusyon na ating pwedeng ibigay. Or bakit? Mga kaibigan, huwag kang umasa, if I may say, like what Einstein said, don't expect different results will come to you tomorrow if what you did today is the same as yesterday. So tayo mga profesional na mga buhay ngayon, tayo ng mga tama at husto ang gulang at may kakayanan na magbago ang ating pamaya, gawin na natin yun. Abay bakit? Kung ang ating kinakaharap ngayon ay puro suliranin, huwag na natin sisihin ang nakaraan sapagkat wala na tayong magagawa doon. Pero, ito rin ba ang bagay na ipapamana natin sa aling-saling lahi? So, kung ayaw natin at sa maliit nating kaparaanan sa tulong-tulong ng bawat isa, gusto natin na may makamit na maayos na pamayanan, malinis, ligtas na bayan ang ating mga anak at kanilang mga anak. Tayo ngayon, tayo ang magbayad ng konting sakripisyo. Sa sakripisyong gagawin natin, bagay na mamanahin naman at pakikinabangan ng salinlahi natin. Wala na tayong magagawa sa ngayon, maaari. Dahil kung ano man na meron tayo ngayon, resulta lamang ng mga bagay na nangyari sa nagdaan. What we can do together is mapabuti yung bayang kakarapin ng ating mga anak. So, sa inyo pong lahat dito, nakaibahagi din naman ng pamahalaan. No? Sabi nga kanina, meron kayo doon na banggit kanina? Many are called, but few are chosen. Pero yung ninyo, di ba kayo naglilingkod din sa bayan? Tama ho ba? Yes. Yes, you're in a financial institution. Financial industry. True. But you are serving partners. Fisher's groups. Mga maliliit. Kasi paglilingkod yan. Di ho ba? Yung mapataas at mapanulad din ninyo ang kanilang kapwa, eh paglilingkod yan. Di ho ba? So, kaya po lahat ng tao ay may halaga. Kayo lahat na nasa dito, pahabahagi ng landbank. Kaya ka nailagay dyan kung nasaan man ang katatayuan mo ito ay merong halaga. Dahil yung manager ng bangko hindi kayang maglinis ng banyo. Yung banyo ay nililinis ng utility. Dahil hindi naman kaya ng utility yung trabaho ng pagiging manager ng bangko. So may kanya-kanya tayong task. Then let's excel from it. Let us excel from our field of undertaking. Give value to yourself. Give dignity to your work. Pahalagahan ninyo. Kaya, ay hindi, kaya na ni Sir Ian. No. Kaya po na ito. Kaya po sa inyo lahat, mga
kasama ko sa paglilingkod sa bahay. Pagbudihin natin. Sayang naman. Nandito na tayo. Kaya kung bakit ang mga tao sabi sa akin, Royce, natutulog ka pa ba? Sabi ko sa kanila, huwag niyo po problemahin yung wala kong tulog. Ang problemahin niyo, yung wala kayong gising. But I cannot rest with all the challenges of the city. Now, okay, bukod sa pagiging niya, number 43, sabi ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte, dapat ang business permit, 3 days lang, lumabas na, because simple transaction yan. And I'm going to tell you, you can even ask Secretary Lopez of DDI, he was one of the witness during the launching of our new approach to business sector. Dati 11 steps ang Maynila, 8 windows became 3 steps in 1 window. Dati ang permit ng Maynila, 5 to 10 days. Ngayon, 1 day. Try us. Open a business. Bigay ko supli sa inyo pag hindi nyo nakakuha ng 1 day. And because of that, we're going to face a new challenge. If we can have 1 day for our business permit, because it's new, we're going to face a new challenge. A challenge that we foresee. By January, there will be 54,000 who will go to 100 square meter of space at 8 hours a day, 5 days a week in the next 2 months. So, calculate, anyway, mga financial analyst naman dito, no? Calculate the time and motion. Can we accommodate 54,000 in 100 square meter at 5 days a week, at 8 hours a day? The answer is no. But because of what we did, na-inspire namin yung privado sektor. Yung SM Manila, magbibigay ng libreng 1,000 square meter for the city of Manila. Narinig ni Kokong Wei, magbibigay din ng Robinson of Manila. At ayaw magpapalo ng SM. Sabi niya, pati SM San Lazaro, lalagyan na rin daw nila. Ng espasyo kung saan para ma-accommodate namin ang renewal ng business permit. At no cost to the city. Sabi ko nga sa inyo, laway-laway lang ito. And hopefully these things will materialize. Because, you know, these people are taxpayers. At the very least that we can do to them is ease of doing business. Like what the art the law says. Or like what the president's directive. Diba? Kaya, kayo, maaaring italulugod nyo sana someday somehow lumago muli ang negosyo sa lungsod ng Maynila. Krimen sa Maynila, bagsak. Literally, aba bakit? Mahahabol lang namin ang mga holdupper. Wala kang snatcher sa recto? Bukan nyo lang. Lumaki ang benta ng mga bendo sa Ilaya, Tabora, Carmen Planas. Bakit? Inakadadaan ng tao. May cutting trip pa rin. Pero nilalabanan namin. Bakit? Dati hindi namin sila masisi. Bakit? Walang madaanan eh. Inakadadaan na. So yung mga nanay at tatay natin, mga lolo at lola natin. Pero mo, saan ka nakakita? Baklaran nila, sorry ah. Ang yaba mo, Edmund. Ang biyahe mo, posan. It's a bit. And nobody heard you. Nobody did put attention. Pero yung magkali ka 8 oras at upo ka, lumalaki na nga balanggang mo. Balanggang mo, di ba? I mean, gusto mo nalang umuwi makasama ang pamilya mo, pero it will take you 2 hours. And 1.5 hours for the vehicular traffic and 30 minutes for walking. You're supposed to be bayad ka naman. So these things are being addressed by the city. So that's why, bumagsak. Paglilinis ng parke. Diba? Ang parke gusto ng tao. Umamiyang gabi.
Kaya hindi kayo maglakad ng kaunti dyan sa Ross Boulevard. Lumiwanag ng kaunti. Tingnan ninyo, mamayang gabi. Simple, simple. Hindi ko nilagyan ng mga bulaklak ang ilaw. Hindi siya ang mga planeta ng ilaw. Mga kumukutik-tik, kutik-tik-tik, tapos na gano'n. Hindi ito China. This is Manila, the Paris of the East. Manila was designed that way. That's why we have character. And we're going to relieve that character. Because in that character, we can invest and we can earn. We have history, places to put, heritage. Ito ang puhunan ng Manila. Habang lumalago at nagtataas ang mga building nila ron, hindi naman nila mananakaw ang kasaysayan at pamana ng lusod ng Manila. Kaya kung bakit sinasabayan namin, yes, kailangan magpailaw. Pero pwede naman magpailaw na parang Pilipino rin. Katulad nung sinabi ni Rizal, alitap-tap. Same concept. Pilipino, may ilaw. Tama lang, hindi tayo bumuhay ng marangyan. Pa bakit? Dahil, mga kababayan, kasalanan din ng pantutuya. How can you live in luxury if your neighbors is suffering? Kaya, kung mayroon mga kakailangan ng bagay, pipilitin namin gawin sa makatwirang pamamara. So, yan ang mga bagay na tingin ko naman na kaya-kaya gawin araw-araw. Tanong, kami ba ay mapapagod? Dalawang buwan. Ano ngayon? Nine ba ngayon? Or 9 days? 2 months and 9 days. Tanong, mapapagod ba ang bagong pamahalaan lusod ng Maynila sa pagsasayos? Ang sagot, 44 pa lang ako. Sawa kayo. Ito yung 1-2. 1-2 sawa. Sabi nila, sa umpisa lang yan. Hindi ko rin naman kayo masisi. Aba, bakit? Eh, bakit nilakita nyo na rin yung araw? Aba, yung tumagal na isang buwan, mahirap i-maintain yan. May nakakadalawang buwan na kami pwede. Because, ang challenge ko sa inyo, kapag nabalik sila sa recto, nalagyan niya ako. Hindi mo ito nagkakalagaya sa bedroom eh. Wait. Nalukoy mo ang lolo mong panot. No. And that's the secret of it. A 20 decades of problem in an 8-lane avenue of 2 kilometers. Clean with the help of our co-workers in 48 hours. Even to the point just in front of Manila City Hall. Few steps away. May landmark Manila dito, ano? Yes. Oh, yan. Makaka-relate yan. Few steps away. There's chaos. There is a park taken away from the people. 160 bodegas. 160 houses, 160 tindahan. Ginawa pang Taytay Island yung likuran ng Kardinya. When I said Manila is full of shit, this is not a metaphor. I step on it. How chaotic we are. That's why you cannot blame me. I keep on asking, please help us. Help us. Sabi ko, meron akong ugali. Yun, nakikita niyo po na yan. Ang tawag ko dyan ay bahagi ng sulat. Sa bahagi ng sulat, yan ay tawag eh, bating panimula. Pwede ko ba ang bahagi ng sulat, bating panimula? Katawan ng lihim. Bating panglokas. Di ba? O, tapos meron pa yan, lagda. Kaya mahaba pa yan.
This is 1,000 days of our governance. This is 1,000 days of chance to change and be part of the change. Kung meron man akong ibubuhat ng bangko sa inyo, maswerte kayo. Bakit to? Eh galing ako sa wala. Sanay akong mawalan. Kaya wala na akong kaba na baguhin ang lahat. Abay, bakit? Akalain ninyo, basurero lang ako, naging mayor ako ng Maynila. Ano pang bagay na hindi ko dapat gawin? Ano pang bagay na hindi ko dapat ipagpasalamat? Kaya, huwag magkamali sa akin yung mga tologes. Bilang na talaga araw ninyo. Hindi dahil sa kung anumang sakit sa katawan ang idudulot ko sa inyo, kundi umalis kayo ng Maynila. You can check our records. Almost every week, we apprehend wanted. Wanted ng husgado, ha? Wanted ng batas. Abay, bakit? Eh, normal na trabaho naman yan. Eh, normal. Hanggang ngayon, hindi nyo nauhuli. Oh, sabi ko, bakit? Ayaw kong pamahayan ng wanted ang Maynila. Gusto ko matutulog ang tao, panatag siya na yung kapitbahay niya, hindi hinahanap ng talagad ng batas na kumukublik, nakikihalubilo sa kapayapaan ng isang pamayanan. Oh, ginalugad ko ang basit. Bakit na naman? Eh, kala ko ba para sa mahirap case ko? Aba, oo! Abay, bakit naman ako hindi para sa mahirap? Eh, ako unang nakakaintindi ng katatayuan ng isang kumakalamasig mura nang walang kasiguruhan ko yung bahay ko nakatirik pa pag-uwi ko galing trabaho dahil yung lupa hindi amin. Kasi kami ang sindero. May lupa yung kami, walang buwis eh. O, eh bakit ko ginagalugan ng mga kriminal? Alam niyo kung bakit? Mahirap na nga ako. Babahayan pa ako ng mga kriminal? Ng holdapper? Ng snatcher? Ng pusher? Anong uri ng pamumuhay meron ang gagawin ng anak ko? O makakamta ng anak ko? Yung katatayuan ko nga lang, hindi na matugunan ng gobyerno. Hinaya pa kami manok mo. Dahil binahayag kami ng mga tolongges sa pamayanan. Kaya sa ganung paraan lamang, may pakita namin yung tunay na malasakit. Marami dyan, magkiklaim. Ay, para sa mayroon. Pero magsipag-ingat kayo. At least you know, you should know by this time how to discern. Gasgas na ang salitan para sa mahirap. Then let's address it. Let's confront it. Now this is the chance for the people of Manila, especially the poor, na mayroong tao na tunay na nakakaintindi ng katatayuan nila. Now, eh anong ginagawa ko? Eh, wala pa naman akong kakayanan pinansyal. Totoo! Sa Enero, lahat ng social amelioration that I know, not only by theory, but by practice, thanks to President Rodrigo Roma Duterte, appointing me to DSWD as Undersecretary. I've learned! And I've copied. Kopya-kopya lang ito. Wala na akong masama kumopya. But, mga kaibigan, ito na yun. Sa maliit kong kaparangan, habang hinihintay ko ang mga bagay na yun, habang pinaprobahan ko sa Konseyo ng Manila, meron akong isang bagay na pwede ma-share sa kanila. Mindset. If you change your mindset, then you will be a happier person. Hindi ko mo mahirap eh, wala ng pag-asa, hindi totoo yun. Batugan ka lang. Kasi ang gusto mo, easy money. Pwede kang makapamuhay bilang mahirap. Pwede kang maghanap buhay bilang mahirap. Pero hindi mo kailangan makaapak na may paa, lalo na kapwa mo mahirap. Eh, yun ang ginawa ng nanay ko eh. Naglabado eh. Yun ang ginawa ng tatay ko. Pumunta sa pier. Nag-istiba.
O, ako'y ginawa ko rin. Kinain ko. Tira ninyo. Literal. Kaya kami, kahit kami mahirap, sosyal kami. Eh, ba't naman kami hindi magiging sosyal? Nagbabatuhan kami ng chicken joy sa bahay. Tinira ko yung kinain nyo. Ano? Ako ba nakapamerwisyo ng kapwa ko pobre? Hindi! Nagkalabit pa yung iba ko. Hindi! Nangatok ba ako na may kotse na may kotse? Pag ayaw mong bigay, lalagyan ko na sa punyong kotse para walang makita. Hindi! Sinangat ko, buto ko. Pero tinupad ko rin ang pangarap na namin. Kaya kayo mga batang nanonood, hindi ko mo kumikita na kayo, okay na. Okay tayo, sabi ng nanay ko, tapusin ko raw ang high school. Dahil pag ako raw graduate ng high school, hindi na ako magbabasa ng dyaryong pabaligtad. Tama naman. At pag ako na may pera na, pwede na ako magkulehiyo. Eh kaysa naman high school daw ako, kasing edad ko pa yung teacher ko. Kaya, naghanap buhay ako, wala akong inapakang tao, hindi ako na merwisyo ng kapwa ako pobre, hindi ako mawak ng tres kantos at lumilya sa estribo, magabang sa kanto ng Arten at Moriones. La. Oh, awa na Diyos. Marami salamat sa magulang ko. Mahirap sila. Pwede ko ba sila sisihin? Hindi. Kailangan ko lang kaharapin. Anong binago ko? Mindset. Anong mindset? Mahirap na nga ako. Pagkatatanda ninyo mga kababayan, para sa lahat ito, sa lahat ng nanonood, kung naniniwala ba kayo na ang kayamanan ay papamana? Naniniwala kayo? Ang kayamanan ay papamana? Naniniwala kayo? Yes, ako naniniwala. Pero pagkatatanda ninyo, ang kahirapan na ay papamana din. Oh, kaya dapat ang kahirapan ay ang paginto sa iyo. Hindi sa magulang mo. Kasi yun na yun. Habang tumatanda ka pa nga, lumilipa ang pagkakataon. O ka tayo naman mga bata. Pagsigapan natin ang ating mga sarili. At huwag tayong manisi ng manisi. Manununo ka. Turo ka ng turo eh. Di turo mo sarili mo. O kaya pinagbuti ko ang sarili. O awa naman ang Diyos. With all the challenges in life, sa totoo lang, kung meron lang akong pagbabahaw ng luha ko dito, sa kinaharap ko sa buwan. Sa totoo lang, napaka-imposible yun. Misan imposible na, kasi hindi nyo naman makita, ano kayong basolero ito? Totoo bang sidecar mo ito? Sabi nga nyo isa, sana ikaw na lang nakita ko, pasayero mo ako. Alam nyo, how petty sometimes? Ultimo pagliligaw, wala ako naging syota. It's hard to believe. Does it show? Don't me, eh? But it's true. Sad, let me share it to you. Nanligaw naman ako. Huwag nyo sabihin, hindi ako nanligaw. Hindi nga ako normal dito ba siya? Dahil siyempre, wala akong pandiin. Dahil ang uniforme ko, dadalaw eh. O kailangan Lunes, huwag kong dudumihan dahil hindi lalaban ang nanay ko yun. Ipasusot ulit sa akin ang Martes yun. Dahil para hindi magadaling mag-dismiss. O, eh, malmalang Ajax. Okay, super mil. Diba nga pagkakas si mo kuminis ang mukha mo, hola. But anyway, so these are the things that pinaharap ko. Wala talaga ako na disyo, tama ni wala kayo. Puro basag ako. Eh, pinapakopya ko pa nga yung crush ko eh. Oh, medyo ano naman ako, medyo
kung maganda naman ang section ko, first honor din naman ako. Kaya lamang, lahat ng hirap dinanas ko, kaya lamang ang problema sa isipan ng bata ngayon, para bang napakadaling bumigay. Ano? Iisko, iba na kasi ang hamon ng buhay ngayon. Kaya madaling bumibigay ang tao. Ano? Hindi! Mahilig ka lang manood ng YouTube. Mahilig ka lang magbasa sa Facebook, pati buhay na may buhay, pinakikailaman mo. Hindi mo pakialaman ang buhay. Huwag kang mabuhay sa virtual world. Mabuhay ka sa real life. Because at the end of the day, totoo, tutulungan ka ng nanay at tatay. Totoo yun. Walang magulang na makatitiis sa kanyang anak. Pero sa atin gusto nyo magpapantay din ang paan nila, eh sino ba tutulong sa'yo? Totoo! Tutulungan ka ng mga kapatid mo. Maswerte kayo kung may kapatid kayo. E ako'y solong tagapagmana ng malaking lupain ng mga magulang. Buhuusog at bulubundukin pa. Pero kung walang pantiklop ng aral, sino katabi mo? Tingnan mo sa inyo. Ala! Kaya, ang tanging tutulong sa iyo ay ang sarili mo. At makatutulong naman ang mga kaibigan. Bakit ba hindi? Meron dyan, mababait ang kaibigan. Ako, tumigil sa katulong, isa dalawa. Maaari ka. Pag pumasal po ka, sabihin ko, lumipat ka na sa bahay ko. Pusado ka. Naging pala. Palamunin. See? So, there of the day, it is up to you. It is up to your minds. While it is true that there are challenges in life, but there is always two sides of the coin. It's how you look at it. Kaya, don't complain. Don't blame others with your failure. In fact, kaya ka lang nagiging failure dahil huminto ka na. So, pag hindi mo na-achieve, you continue. Keep going. Things na hindi mo na-achieve sa tamang panahon na inaasahan mo ay hindi ibig sabihin hindi na darating sa'yo. You have to try hanggat nandito. Anuman ang kinakaharap ninyong suliranin. Anuman ang kinakaharap na suliranin ng ating lungsod. Anuman ang suliranin na kinakaharap ng ating kumpanyang kinabibilangan. Anuman ang suliranin ang kinakaharap ng ating bansa. We must continue and we should continue with hope. Never ever lose hope. Ang taong wala ng hope dapat tumira na sa 9 de Pebrero. Mantalo yun. Sa Oblo. Kasi doon wala na. Lagi masayahin na lang ang tao doon. Wala na. Tama ho ba? But if you feel challenged, now you're normal. Because challenges in life makes you stronger, makes you do things, create extra money, create extra steps, be a better person. At yun ang bisa ng buhay. Without it, wala. Hindi yan normal. Kung yung mga mayayaman, nagkakaproblema. Pero they always have a good problem. Kung paano payayang man. That is a sign of a good problem. We survive. Kiss, atren po. Andiyan na ba? May supply na ng Natasha. Maro, eh, berbelay na lang. Natasha. Pero pag-isa, may nagkakakabalahan sa opisina. But, kidding aside, muli, going back, ayoko naman pagpakahaba-haba. Sa inyo po, no? Muli, maraming salamat sa
pagkakataon na ito. Basta, isa lang. I cannot promise you tomorrow. Nobody can. Patatasa kamay, sino buhay bukas? See? Nobody can guarantee, only God knows. Tama? But, what we can do today, we can excel. Eh, you know, Isko, there must be a vision. There must be a mission. O, sige. O, para meron man lang kayong take, kahit konti, sa pamahalang lungsod ng Maynila. At the very least that we can do, if we cannot promise tomorrow, then at least, I can promise you, Manila will be different from the things of the recent past. And of course, with your help, with your support, no? Hindi namin talaga kakayanin. So, ngayon yan, natutuwa ko. Ha? Kalain ninyo, nawala ang bata sa kalye. I don't know, may mga taga-Maynila dito. Nangaubos, ano? Ay, talaga. Eh, nung araw, eh, dekada 80 eh. Sansui kami mga bata eh. Ano? Sansui. Sansutsut uwi. Uwi! Uwi na. Totoo naman eh. Eh, kaya nga sabi ko sa'yo, okay, nagpapaniwalaan masyado sa YouTube, sa Facebook. Hindi ko mga bagay sa kanilang bansa, bagay na sa atin. May kanya-kanya tayong kultura, tradisyon. O ngay, ah, riot kayo ng riot, ha? Ah, gusto niyo mangbulabog, ha? Gusto na namin matulog, nambubulabog pa kayo mga bata. O kayo binulabog ngayon ng pamahalaan. Oh, kinalak namin siya. Pero, eto na, may caption. Totoo, kailangan pangalagaan ang mga bata ayon sa batas. Tama? Eh, kaya lang eh, papayayang magulang eh. Tama? O ngayon, papapanagutin ko ang lahat ng magulang. Ha, kitahin nyo ha. Papapanagutin ko ang lahat ng magulang na nagpabaya sa kanyang minor de edad simula alas 10 ng gabi hanggang alas 4 ng umaga. O, ubos sila. Kaya naman pala eh. Kailangan pa bang ipakulong ko yung magulang? Kailangan ko pa bang maging maigpit? O, kita ninyo. O, hindi ko ba kapag inabangan ng lahat yun? Maring, masyado namang stricto. Pero, yan ay mga bagay na maaari pa nating innovate. So, we'll make it better. That's why it will be different. Then, to all of you here, help us to make Manila the real capital of the country. We are by law, but let's bring back the old glory days during the time of Mayor Lacson and Mayor Villegas when they say, where Manila goes, the country follows. This is the window of opportunity. Then let's make it the window of opportunity, mga kababayan. Kaya po, sa inyo, muli, taos puso po ang aking pasasalamat sa inyo lahat, sa inyo mga opisyal, na ako'y maging bahagi ng umaga ninyo. At sana may naidulot man lamang kami konti. Konting aral, konting update. At pagka gusto nyo ng regular update, manood kayo tuwing Biyernes sa Capital Report. So, anuman ang kinakarapin nyo, ang hindi kaya ng tao ay kaya ng Diyos. Nawa, kayo'y dulutan ng Panginoon Diyos ng malusog na pangangatawan, malawak na isipan, maluwag na damdamin, kakarapin ninyo ang mga suliranin at masayang buhay. At mapagtagumpayan ninyo ang mga pangarap ninyo sa buhay. Maraming salamat sa inyo at pagpalain nawa kayo ng po may kapal. Manila! God first! Thank you very much, Mary Scott, for sharing your thoughts and inspiring words. We will request you back on stage as we invite our President and CEO, Cecilia C. Borromeo, and our sector heads to join you on stage
and present our token of appreciation. Again, Mayor Isko, may we request you back on stage, please, together with our President and CEO and our sector heads. By the way, the token that we are presenting to Mayor Isko was also made by one of our violet clients, born east from the city of Cebu. Again, thank you very much, Mayor Isko, for the time you spent with us this morning. Around the clock. Thank you to our President and CEO, and to our sector heads. Thank you very much, sir. Again, thank you very much, everyone, for attending our flower ceremony this morning. May you have a productive week ahead, land bankers. Vice President Julio D. Pino. Operations Sector Head, Executive Vice President Alan V. Morris. Treasury and Investment Banking Sector Head, Executive Vice President Karel D. Han. May you also acknowledge the presence of the 37 participants the third batch of the Branch Officers Development Program, or BODP, which commenced last August 27, 2019. This batch is the most number of participants since the program was implemented in 2015. BODP is one of the major institutional programs under the bank's management and leadership development framework that aims to develop management expertise and leadership excellence among branch officers, in order to possess extensive and strong business knowledge across a range of banking functions, specializing in branch operations. Welcome BODP Batch 5, and best of luck to your journey ahead. Of course, later on, I have a more extensive introduction for our honored guests for today, but allow me to introduce our honored guests for this flag ceremony, Mayor Francisco Isko Moreno Dumadosa. And of course, it is my honor to be your host for this morning. I'm Juan Miranda of the Corporate Affairs Department, your host for this morning. May I request everyone to stand for the Land Bankers Prayer to be followed by the singing of the Philippine National Anthem.
Father, thank you for the gift of life and your grace that allows us to be your vessel of service to our fellow men. Deepen our commitment to improve the lives of all our stakeholders, especially the farmers and fishers, that we, from the board of directors, management team, officers, and all land backers, may serve with utmost integrity, dedication, excellence, and professionalism. Direct our service to those who have less in life, that our mission be infused with a higher end to spark hope and inspire positive change around us. Bless our land, our leaders, our countrymen. And as civil servants, we ask you to bless the work of our hands so that in serving others, we serve you, dear God, with joy in our hearts and passion in our deeds. We pray this in your holy name. Amen. To be led by Vice President Esperanza N. Martinez of the Public Sector Department, Panlumpa ng Lingkod Bayan, to be led by Assistant Vice President Emily Mustiniano of the Cash Management Solutions Department, the Landmark Mission and Vision to be led by Assistant Vice President Christy Corazon A. Villanueva of the Administrative Accounting Department, and the Lead to Serve Service Excellence Pledge to be led by Assistant Vice President Alwin I. Reyes of the Procurement Department. Itaas po natin ang ating kanang kamay at sabay-sabay natin bigkasin ang panunumpa ng katapatan sa watawat ng Pilipinas. Ako ay Pilipino, buong katapatan ng lumabas sa watawat ng Pilipinas at sa bansang kanyang sinasabisan na may dahal, katarungan at kalayaan na pinagkikilos ng sambayan ng mga Diyos, makakalikasan, mga tao at mga bansa. Muli po natin itaas ang ating kanang kamay at ating bigkasin ang panunumpa ng Lingkod Bayan. Ako'y isang Lingkod Bayan, katungkulan ko ang maglingkod ng buong katapatan at kahusayan at makatulong sa katatagan at kaunlaran ng aking bayan. Sisikapin kong patuloy na maragdagan ang aking kaalaman. Magiging bahagi ako ng kaayusan at kapayapaan sa pamahalaan. Susunod at tutulong ako sa pagpapatupad ng mga umiiral na batas at alituntunin ng walang kinikilingan. Isa sa alang-alang ko ang interes ng nakararami bago ang pansarili kong kapakanan. Isusulong ko ang mga programang mag-aangat sa antas ng kabuhayan ng mamamayan. Aktibo akong makikibahagi sa mga dakilang layunin sa lipunan. Hindi ako magiging bahagi at isisiwalat ko ang anumang katiwalian na makakaabot sa aking kaalaman. Gagawin kong kapakipakinabang ang bawat sandali
Sa lahat ng panahon, sisikapin ko ang makatugon sa mga hamon sa lingkod bayan. Ang lahat ng ito para sa ating dakilang lumikha at sa ating bayan. Kasihan ako ng may kapal. Let us all together recite Landbank's vision and mission. Vision. By 2023, Landbank shall be a leading universal bank that promotes inclusive growth, especially in Landbank and underserved areas, through the delivery of innovative financial products and services powered by digital banking platforms. Mission. To our clients and families, we provide accessible and best technology solutions to deliver timely and responsive financial support services to meet the needs of our clients, especially small farmers and fishers, micro-small and medium enterprises, countryside financial institutions, local government units and government agencies, while promoting sustainable development anchored on good governance. To our employees, we are the employer of choice. We develop and nurture talents who exemplify the highest standards of ethics, social responsibility, and service excellence. We support diversity and cultivate a healthy work environment with equal opportunity for professional growth and advancement. Together, let us recite the lead to service excellence. Let us. We help our customers grow with them first. We listen and understand their needs. We value their voice and make sure that they are at the heart of everything we do. We explore ways to efficiently address their needs and requirements. We deliver quality, accessible, and reliable products and services that help them achieve their financial goals. We take ownership and pride in what we do. We act promptly and deliver what we have promised. We delight them by exceeding their expectations. Our performance is consistently based on the highest standards of ethics and excellence. We serve them with competence, professionalism, and utmost respect at all times. We are the members. We deserve. Thank you, everyone. You may now take your seats. Again, good morning, Landbankers. Good morning. Let's show our guests our energy. Good morning, Landbankers. Good morning. All right, this morning, we have a special guest to grace our flag ceremony. His political career started in 1998 when he became a councilor for Manila's first congressional district. He made such an impact during his term, which resulted to his re-election in the years 2001 and 2004. And finally, in 2007, he became the vice mayor of Manila. On top of his political experience, he went to pursue his education in public administration at the Pamantasan ng Lungsod ng Maynila. He also took courses at the University of the Philippines National College of Public Administration and Governance. He also completed other educational courses, such as the International Business Leaders Program, courtesy of the U.S. State Department, and executive programs at the JFK School of Government in Harvard University and at Oxford University. Fellow Landbankers, join me in welcoming the 27th mayor of the city of Manila. A round of applause to Mayor Francisco Isko Moreno de Madoso. Ating tagapagpakilala
sa ating pong Presidente, CEO Cecilia Borromeo. Ma'am, magandang umaga po. EVP Ludovino Heron, EVP Lito Gutierrez, EVP Junette Climaco, EVP Alan Bornas, EVP Karel Halop, at mga hindi ko nabanggit na mga opisyalis, mas maganda kayo sa kanila. Sa lahat po ng mga kawani ng isa sa pinakamalaking bangko ng ating bansa, sa totoo lang, mas mayaman itong bangkong ito sa lahat ng bangko. Nandito lahat ang sweldo natin. Magandang umaga sa mga mga land bankers. Una ay maraming salamat sa inyo at ako'y naging bahagi ng inyong lingguhang programa. Katatapos lang ng amin, pasensya na kayo na delay kayo ng content because I have obligations to do also before the people of Manila and with our co-employees in Manila City Hall. No? But be that as it may, maraming salamat sa pagkakataon na ito. Anyway, we would like to thank you for the simple reason that you keep your headquarters here in Manila. A lot of people left, businesses left the city. And one of our, just hearing about you staying, one of my friend who from Iloilo put so much investment here and literally build the empire somewhere in the northern part of the city of Manila via west side, left Manila last October because of frustration. And I think a lot of businesses, small businesses and medium enterprise, talagang wala na nung pag-asa sa Manila. Kaya bagay na pinagpapasalamat ko sapagkat sa dami ng mga bangko, kayong land bank ay nananatili dito sa lungsod ng Maynila. Sana pakinggan ako ni Mr. Pangilinan. Mani Pangilinan ng PLDT, siya ay aking inaalok na kung po pwede dito na muli o dito niya na ilagay ang MPI sa Maynila. Sana pakinggan ako ni Mr. Gokongwei, ni Mr. ni Ms. Tessisi, ni Mr. Jasa, ni Mr. Abuitis, Mr. Mr. T, and so on and so forth. The conglomerates of this country smoother, sort of say. No? Sapagkat, alam niyo nung araw, although hindi pa ako pinapanganak doon, bata pa naman ako. Ako po ay 44 years old na. Pero parang hindi kayo naniniwala. Hindi ko naman kayo masisisi. At tulad na nabanggit ko kanina, ako po ay mukhang 19. Naintindihan nyo na yun. Eh, bagay nga, nung araw, nung lumang panahon, lahat ng negosyo, gusto magkaroon ng espasyo dito sa lungsod ng Maynila. Pinag-aagawan ang espasyo sa Maynila dahil gustong-gusto nila sa tarjeta ng kanilang negosyo nakasaad, Iskolta, Manila, Binondo, Manila, Malate, Manila. Ngunit dalang habang panahon ng stagnation. And I'd like to, if there is one thing that I saw a few minutes ago, that your vision about 2023, buti pa kayo may vision. And I hope nowadays the city of Manila will have a vision. We have aspirations, dreams, and goals for the city of Manila. But these things will not happen overnight, especially the vertical development of the city.
the traffic problems in the city, the flooding in the city. Geographically, the city of Manila is challenged, living below sea level. These are the things that are the challenges of Manila na naikipit balikat na lamang ng mga nagdaang panahon, mga maliliit na bagay na napabayaan kasi nga maliit na bagay lang. Pero yung mga maliliit na bagay na yan, unti-unti, kapag yan eh, talagang parang kumbaga sinasabi mga tigyawat lang, hindi mo pinansin. Naging pigsa, hindi mo pala yung pinansin. Ayun, tumuro na pala. So that's why we need to do drastic things in the city of Manila to address the urban decay, to address tyranny, to address chaos. Everybody wanted to have a piece of the land or piece of Manila. And ironically, those people are not part of the government. There are some who are part of government. They wanted their family to have this, to have that, and so on and so forth. But also there are some people in the streets. Ginagamit yung balbo nila sa dibdib. Pati pinangapi ng kapwa nila mahirap. Dala ng sa pagpapakitang taong sila para sa mahirap. Pero sa tukro sila, ang mga taong umaabuso sa mga mahihirap. Bagay na mas nabubundak pa ang mga tiyan, ang mga enterprising individuals sa ito. Ayan o, sila Edith Papi. Napaka si... Sir, sino si Edith? Edith siya. Kailangan niyo ba si Papi? Pati mga kasama niya. Kaya po, sa Maynila, ang aming pong kinakaharap ay hindi biro-biro. And in fact, if I can share it to you, anyway, inabot nyo naman ito. And this is fact. Hindi may kukuplit that 20 years ago, there's no such thing as Mall of Asia, Okada Suler, entertainment city in the south of Manila, by a west side of Metropolis. 18 years ago, there's no such thing as Capital Commons. Pulungan lang yun. 18 years ago, there's no such thing as BGC. Golf course lang yun. Now, Taguig, because of BGC, we'll have at least, ito yung personal ko lang, hindi po tiya. Sa akin lamang itong panahon. At least we'll have a 15-year reserve of development. And coming 2 years from now, there will be new development in Taguig because of the FTI Ayala development. So they will never stop growing economically. 18 years ago, there's no such thing as UP Techno Hub along Commonwealth. 18 years ago, they call it Parkview. Now it's going to be called Fairview because of the MRT7. The UP town in Balara, Madilim. I know for a fact because Channel 13 and Channel 9 are passed by that area in the old Balara area. 18 years ago, tingnan niyo po yung mga pabrika. Doon sa may Pasig, sa may Mandaluyong, yung Pioneer. Ngayon, abot na lang ang natitira doon at yun nila. They call it the Greenfield District. 18 years ago, ang balita sa Valenzuela baha. Sa transistor. Baha na naman sa Valenzuela. Alam niyo. But now, Valenzuela in 2015 became number one city in Metro Manila. Now, if I'm going to run it down, then hindi matatapos ang umaga ito. Kailangan kong abulin mamaya yung presidente na Singapore. Kakaroon. But let me go back to Manila. Then 18 years or 20 years after,
happened to Manila? Same thing. Sa Tagalog, pare-pareho-pareho. So that's why, kayo, kumirma mga taga-Maynila, ipinakikisuyo ko sa inyo. Nakikisuyo ko sa inyo, nakikiusap ako sa inyo. Tulungan niyo po kami sa pamalangus. Maring hindi kayo bahagi ng pamalangus. Pero bilang mamamayan, malaki ang partisipasyon ng bawat isa sa pakikisang pusa, sa usang pagtawid sa tamang tawiran, pagsakay sa tamang sakayan, pagbaba nung araw nung kami sumasakay ng jeep, 3.5 pa lamang. Aba, talaga yung panahon. No? Sinabi namin, Mama Farah, diyan po sa tabi. Ay gagawin ng driver, talagang papara doon sa tabi. O ngayon, ganun din naman ang sinasabi, Mama Farah. O di huminto, para ba? Nasa kita ng pag hindi ko ba? Pasinin niyo ang pagbabago-bago ng salita, ang pagbabago-bago ng pananaw, mga simpleng bagay, pero hindi lang natin napansin. Kaya kung bagay na ito ay inyong kagampanan bilang mamamayan, tingin ko, at kung ang halimbawa naman, ang pamahalang lungsod ng Maynila, sampu ng aming mga kawali sa pamamahala at paglilingkod sa bayan, nagkakaisa, tingin ko, mapapabuti muli ang Maynila. Ngayon, ang Maynila, matindi ang pagsasayos. Kaya kailanganin namin ng pangunawa ninyo. Latin, sana unawahin nyo kami kung anong hugot meron kami. Bakit namin ito'y ginagawa? Bakit ultimo kalye? Pinaliliguan? Kaya bakit hindi? Edukirte? Libatin? Banili? Bakit namin kailangan ibalik muli sa taong bayan ng kalsada? Bakit? Iyon naman talaga ang batas ng kalye, bangketa, ay para sila. Even the Supreme Court said, roads, alleys, boulevards, highways are beyond the commerce of men. That's what the Supreme Court said, and that is what the Supreme Court said. It's form part of the law of the land. Well, that's my professor said to me. So if that is the case, then what we're doing is basic. What we're doing in Manila is elementary of governance. The ABCs of governance. We have not done anything yet, with all honesty. We have not done things that we wanted to do vertically for tourism, transportation, green open space, housing, which may awan Diyos, magaya po ang isang idol ko talaga. I hope someday, somehow, kahit man lang konti, matupad ko yung nagawa ng idolo ko na si Prime Minister Lee Kuan Yew with regard to HBD, the Home Board Development in Singapore. It can be done. They did it. Why can't we? So these are things that will eat time, will eat resources. Kaya nga ako namumutang sa lambang. So, kaya po, habang hinihintay ko ang mga bagay na yun, habang hinihintay ko yung 2020 para may bagong pera sa dapi at may bagong budget, budget kung saan doon mo makikita ang direksyon ng isang lokal na pamahalaan. Sapagkat ang budget na kinakarap namin ay lumang bisyo. Kung meron man, hindi namin alam. Pero, pasasaan ba? Dahil sigurado ako, sa 30, bisyo ko. May gawin ako wala. Maghintay na lang ako ng Enero. Nyang-nyang-nyang na lang ako sa takanto. Siya, may bagyot, may dilubyo. May sweldo ko, automatic sa lambang yun. But I cannot take it. I really can't. I cannot take this sitting down.
Then we went to basic. And that's what we call elementary in governance. Ngayon, napapabalita ang Maynila. Ay, marami salamat sa mga natutuwa, nalulugod sa nangyayari sa Maynila. Pero sa totoo, wala pa talaga. Kasi kung iisipin ninyo yung ginagawa namin ay normal na obligasyon ng isang punong lungsod. Pagsasaayos, paglilinis, pagpapanatag ng kanyang mamamayan. These are basics. Kaya lang, para bang biglang naging usapin ang lungsod ng Maynila. Abay bakit? Sapagkat, mga kababayan, yung ginagawa namin ngayon ay normal na naging mukhang abnormal. Dahil, katulad ng una kong nabanggit na pagpapasalamat sa inyo, nananatili kayo, patuloy kayong nananatili dito sa lungsod ng Maynila dahil naniniwala kayo na hopefully someday somehow muling umangat ang Maynila. Eh, bagay din na naisip ka ng mga mamamayan na yung abnormal na nangyayari sa ating komunidad dahil sa walang kumikilos, dahil sa walang tumitingin, dahil walang namamahala, dahil walang gobyerno, ay naging normal sa pamumuhay natin. Kaya kahit ang migulo, para bang na-frustrate tayo, nawala yung pagdidiman ng taong bayan. Kaya yung abnormal naging normal. Kaya nung kami naman gumawa ng normal, ay mukhang abnormal sa buong bansa. Kaya bagay na pinagpapasalamat din namin kay Pangulong Duterte. O dahil sa kanyang ibinahagi, kalay mo sa dami na suliranin ng bansa bilang Pangulo. Pero isinad niya na isa sa kanyang direktiba sa aming mga gobernador, mayor, vice mayor, barangay chairman, at mga lesbo na kailangan ng muling ibalik ang kalsada at kalye sa lahat ng mamamayan natin. Kaya po, maaari, hindi ka una-unawa sa ilan, pero sana lumawak na ang pag-iisip nila. Total, nahirati naman kayo ng mahabang panahon. Total, napakinabangan nyo naman na ng matagal ng panahon. Siguro bagay naman na mapakinabangan ng taong bahayan. Sa higit na nakararami ang mga bagay na ito. Masyado na kayong nagparaya. It is time for you to demand from your government because you deserve better things from us. It's now. Kaya po, sa maliit din namin kaparaan. Noong nakaraang linggo, napabalita po sa isang sikat na magazine sa buong mundo, The Economist, at inaral yung 60 syudad. Dati-rati o, out of 60, number 55, safest city ang Manila. Ngayon po ay number 43 na. Yahit-yahit lang. But with your help, we'll be number 30. With your help, we'll be number 20. With your help and cooperation, maybe. Why not? Yes, it's true. They have new buildings in BGC. Yes, it's true. They have new development, new roads. Cables are underground. Yes, it's true. So what? They have that in Hong Kong. They have that in Japan. They have that in America. In downtown LA. What they don't have is what we have. We have character as a city of Manila that nobody can take it away from us. That is city of Manila. We have history. In fact, if not all of you, most of you has a story to tell in Manila. Minimum sa inyo rito, 4 taon na buhay sa Maynila. Sapagkat we are the number one producers of graduates, professionals,
Kaya one way or another, dito rin kayo nag-aral. Kaya meron kayong kasaysayan. Kaya meron din kayong utang na loob. Kung masama man maningil ng utang na loob bilang tao sa tao, ito na po ang pangalang sinisingil na kayo. Na sana naman you pay it forward. I know most of you matagumpay na. And I think it's not bad to pay it forward to our beloved and loyal city of Manila. Panahon na. Huwag na tayong magtatanong pa kailan. Na kung hindi ko tayo matatapos. Dahil mahaba pa ang panahon. Ang panahon tiyak mahaba. Ang buhay natin hindi. Dahil may hangganan ng lahat. Isang araw, magpapantay ang mga panat eh. Unang na lang yan. But the question is, someday, somehow, kapag umuupo ka na doon sa rocking chair, when you retire, you're gonna ask yourself a question. What I have done to my fellow men? What I have done or did for my neighbors? For my sister? Ano shinare ko bilang tao? True, you need economic proof. True, you need professional proof. But, yun lang ba ang halaga ng buhay? Kung tayo naniniwala na ang lungsod ng Maynila ay may kinakaharap na suliranin, then huwag na tayong maghanap ng daylang. Maghanap at magsama-sama na lamang tayo sa solusyon na ating pwedeng ibigay. Or bakit? Mga kaibigan, huwag kang umasa, if I may say, like what Einstein said, don't expect different results will come to you tomorrow if what you did today is the same as yesterday. So tayo mga profesional na mga buhay ngayon, tayo ng mga tama at husto ang gulang at may kakayanan na magbago ang ating pamaya, gawin na natin yun. Abay bakit? Kung ang ating kinakaharap ngayon ay puro suliranin, huwag na natin sisihin ang nakaraan sapagkat wala na tayong magagawa doon. Pero, ito rin ba ang bagay na ipapamana natin sa aling-saling lahi? So, kung ayaw natin at sa maliit nating kaparaanan sa tulong-tulong ng bawat isa, gusto natin na may makamit na maayos na pamayanan, malinis, ligtas na bayan ang ating mga anak at kanilang mga anak. Tayo ngayon, tayo ang magbayad ng konting sakripisyo. Sa sakripisyong gagawin natin, bagay na mamanahin naman at pakikinabangan ng salinlahin natin. Wala na tayong magagawa sa ngayon, maaari. Dahil kung ano man ang meron tayo ngayon, resulta lamang ng mga bagay na nangyari sa nagdaan. What we can do together is mapabuti yung bayang kakarapin ng ating mga anak. So, sa inyo pong lahat dito, nakaibahagi din naman ng pamahalaan. No? Sabi nga kanina, meron kayo doon na banggit kanina? Many are called, but few are chosen. Pero yun ninyo, di ba kayo naglilingkod din sa bayan? Tama ho ba? Yes. Yes, you're in a financial institution, financial industry, true. But you are serving partners, fishers' groups, mga maliliit. Kasi paglilingkod yan. Di ho ba? Yung mapataas at mapanulad din ninyo ang kanilang kapwa, paglilingkod yan. Di ho ba? So, kaya po lahat ng tao ay may halaga. Kayo lahat na nasa dito, pahabahagi ng landbank. Kaya ka na ilagay dyan kung nasaan man ang katatayuan mo ngayon ay merong halaga. Dahil yung manager ng bangko hindi kayang maglinis ng banyo. Yung banyo ay nililinis ng utility. Dahil hindi naman kaya ng utility yung trabaho ng pagiging manager ng bangko.
So may kanya-kanya tayong task. Then let's excel from it. Let us excel from our field of undertaking. Give value to yourself. Give dignity to your work. Pahalagahan ninyo. Kaya, ay hindi, kaya na ni Sir Ian. No. Kaya po na ito. Kaya po sa inyo lahat, kasama ko sa paglilingkod sa bayan. Pagbudihin natin. Sayang naman. Nandito na tayo. Kaya kung bakit ang mga tao sabi sa akin, Koys, natutulog ka pa ba? Sabi ko sa kanila, huwag niyo po problemahin yung wala kang tulog. Ang problemahin niyo, yung wala kayong gising. But I cannot rest with all the challenges of the city. Now, okay, bukod sa pagiging niya, number 43, sabi ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte, dapat ang business permit, 3 days lang, lumabas na, because simple transaction yan. And I'm going to tell you, you can even ask Secretary Lopez of DDI. He was one of the witness during the launching of our new approach to business sector. Dati 11 steps ang Maynila. 8 windows became 3 steps in 1 window. Dati ang permit ng Maynila, 5 to 10 days. Ngayon, 1 day. Try us. Open a business. Bigay ko supli sa inyo pag hindi nyo nakuha ng 1 day. And because of that, we're going to face a new challenge. If we can have 1 day for our business permit, because it's new, we're going to face a new challenge. A challenge that we foresee. By January, there will be 54,000. Who will go to 100 square meter of space at 8 hours a day, 5 days a week, in the next 2 months. So, calculate, anyway, mga financial analyst naman dito, no? Calculate the time and motion. Can we accommodate 54,000 in 100 square meter at 5 days a week, at 8 hours a day? The answer is no. But because of what we did, na-inspire namin yung privado sektor. Yung SM Manila, magbibigay ng libreng 1,000 square meter for the city of Manila. Narinig ni Kokong Wei, magbibigay din ng Robinson of Manila. At ayaw magpapalo ng SM. Sabi niya, pati SM San Lazaro, lalagyan na rin daw nila. Ng espasyo kung saan para ma-accommodate namin ang renewal ng business permit. At no cost to the city. Sabi ko nga sa inyo, laway-laway lang doon. And hopefully these things will materialize because, you know, these people are taxpayers. At the very least that we can do to them is ease of doing business. Like what the art, the law says. Or like what the president's directing. Diba? Kaya kayo, maaaring ikalulugod nyo sana someday somehow lumago muli ang negosyo sa lungsod ng Manila. Krimen? Sa Maynila, bagsak. Literally, aba bakit? Mahabol lang namin ng mga hold-upper. Wala lang tayong snatcher sa recto? Buka nyo lang. Lumaki ang benta ng mga bendo. Sa Ilaya, Tabora, Carmen Planas. Pa, bakit? Inakadadaan ng tao? May cutting trip pa rin. Pero nilalabanan namin. Eh, bakit? Dati hindi namin sila masisi. Bakit? Eh, walang madaanan eh. Eh, inakadadaan na. So, yung mga nanay at tatay natin at mga lolo at lola natin. Pero, mo saan ka nakakita? Baklaran ni Soria, ang yarba mo, Edned. Ang biyahe mo, posan. It's a bit. And nobody heard you. Nobody did put attention. Pero mo, galing ka 8 oras, ako upo ka, lumalaki na nga balanggang mo. Balanggang mo, di ba? I
I mean, gusto mo nalang umuwi makasama ang pamilya mo, pero it will take you 2 hours. And one and a half hours for the vehicular traffic and 30 minutes for walking. You're supposed to be bayad ka naman. So these things are being addressed by the city. So that's why bumagsak. Eh, paglilinis ng parke. Diba? Ang parke gusto-gusto ng tao. Umangyang gabi. Kaya hindi kayo maglakad ng kaunti dyan sa Ross Boulevard. Lumiwanag ng kaunti. Tingnan ninyo, umangyang gabi. Simple, simple. Eh. Hindi ko nilagyan ng mga bulaklak ang ilaw. Hindi siya mga planeta ng ilaw. Hindi ito China. This is Manila, the Paris of the East. Because Manila was designed that way. That's why we have character. And we're going to relieve that character. Because in that character, we can invest and we can earn. We have history, places to put, heritage. Ito ang puhunan ng Manila. Habang lumalagot, nagtataas ang mga building nila ron, hindi naman nila mananakaw ang kasaysayan at pamana ng lusod ng Manila. Kaya kung bakit, sinasabayan namin, yes, kailangan magpailaw. Pero pwede naman magpailaw na parang Pilipino rin. Katulad nung sinabi ni Rizal, alitap-tap. Same concept. Pilipino, may ilaw. Tama lang, hindi tayo nagumuhay ng marangyan. Ay, bakit? Dahil, mga kababayan, kasalanan din ng pantutuya. How can you live in luxury if your neighbors is suffering? Kaya, kung meron mga kakailangan ng bagay, pipilitin namin gawin sa makatwirang pamamaraan. So, yan ang mga bagay at tingin ko naman na kaya-kaya gawin araw-araw. Tanong, kami ba ay mapapagod? Dalawang buwan. Ano ngayon? Nine ba ngayon? Or 9 days? 2 months and 9 days. Tanong, mapapagod ba ang bagong pamahalaan lusod ng Maynila sa pagsasayos? Ang sagot, 44 pa lang ako. Sawa kayo. Ito yung 1-2. 1-2 sawa. Sabi nila, sa umpisa lang yan. Hindi ko rin naman kayo masisi. Aba, bakit? E, bakit nilakita nyo na rin ng araw? Aba, yung tumagalan na isang buwan, mahirap i-maintain yan. May nakakadalawang buwan na kami ba yun? Because, ang challenge ko sa inyo, kapag nabalik sila sa recto, nalagyan niya ako. Hindi mo ito ang nagkakalagayan sa bedroom eh. Wait. Nalukuhin mo ang lolo mong panot. No. And that's the secret of it. A 20 decades of problem in an 8-lane avenue of 2 kilometers. Clean. With the help of our co-workers in 48 hours. Even to the point just in front of Manila City Hall. Few steps away. May landmark Manila dito, ano? Oh, yan. Pakaka-relate yan. Few steps away. There's chaos. There is a park taken away from the people. 160 bodegas, 160 houses, 160 tindahan. Ginawa pang Taytay Island, yung likuran ng Kandilya. When I said Manila is full of shit, this is not a metaphor. I step on it. See? That's how chaotic we are. That's why you cannot blame me. I keep on asking, please help us. Help us. Sabi ko,
Meron akong ugali. Yung nakikita niyo po na yan, ang tawag ko dyan ay bahagi ng sulat. Sa bahagi ng sulat, yan ay tawag eh, bating panimula. Pwede ko ba bahagi ng sulat, bating panimula? Katawan ng lino. Bating panglokas. Di ba? O, tapos meron pa yan, lagda. Kaya mahaba pa po yan. This is 1,000 days of our governance. This is 1,000 days of chance to change and be part of the change. Kung meron man akong ibubuhat ng bangko sa inyo, maswerte kayo. Bakit to? Eh galing ako sa wala. Sanay akong mawalan. Kaya wala na akong kaba na baguhin ang lahat. Abay, bakit? Akalain ninyo, basurero lang ako, naging mayor ako ng Maynila. Ano pang bagay na hindi ko dapat gawin? Ano pang bagay na hindi ko dapat ipagpasalamat? Kaya, huwag magkamali sa akin yung mga talonges. Bilang na talaga araw ninyo. Hindi dahil sa kung anumang sakit sa katawan ang idudulot ko sa inyo, kundi umalis kayo ng Maynila. You can check our records. Almost every week, we apprehend wanted. Wanted ng husgado, ha? Wanted ng batas. Abay, bakit? Eh, normal na trabaho naman yan. Eh, normal. Ang gawin, hindi nyo nauhuli. O, sabi ko, bakit? Ayaw kong pamahayan ng wanted ang Maynila. Gusto ko matutulog ang tao, panatag siya na yung kapitbahay niya, hindi hinahanap ng alagad ng batas na kumukublit na kikihalubilo sa kapayapaan ng isang pamayanan. O, ginalugad ko ang basit. Ba, bakit na naman? E, kala ko ba para sa mahirap kayo ito? Aba, oo! Abay, bakit naman ako hindi para sa mahirap? E, ako unang nakakaintindi ng katatayuan ng isang kumakalamasig mura nang walang kasiguruhan ko yung bahay ko nakatirik pa pag-uwi ko galing trabaho dahil yung lupa, hindi amin. Kasi kami ang sindero. Yung lupa yung kami, walang buwis eh. O, e bakit ko ginagalugad ng mga kriminal? Alam niyo kung bakit? Mahirap na nga ako. Babahayan pa ako ng mga kriminal. Ng holdapper, ng snatcher, ng pusher. Anong uri ng pamumuhay meron ang gagawin ng anak ko o makakapta ng anak ko? Yung katatayuan ko nga lang, hindi na matagunan ng gobyerno. Hinaya pa kaming malugmok. Dahil binahaya kami ng mga tolongges sa pamayanan. Kaya sa ganung parang man lamang, may pakita namin yung tunay na malasakit. Marami dyan, magkiklaim. Ay, parang sa mayroon. Pero magsipag-ingat kayo. At least you know, you should know by this time how to discern. Gasgas na ang salitang para sa mahirap. Then let's address it. Let's confront it. Now this is the chance for the people of Manila, especially the poor, na mayroong tao na tunay na nakakaintindi ng katatayuan nila. Now, eh anong ginagawa ko? Eh wala pa naman akong kakayanang pinansyal. Totoo! Sa Enero, lahat ng social amelioration that I know, not only by theory, but by practice, thanks to President Rodrigo Roma Duterte, appointing me to DSWD as Undersecretary. I've learned, and I've copied. Kopya-kopya lang ito. Wala lang naman sa mga kumopya. But, mga kaibigan, ito na yun. Sa maliit kong kaparaanan, habang hinihintay ko ang mga bagay na yun, habang pinaprobahan ko sa Konseyo ng Manila, meron akong isang bagay na pwede ma-share sa kanila. Mindset. If you change your mindset, then you will be a happier person. Hindi ko mamahirap kayo, wala ng pag-asa. Hindi totoo yun.
batugan ka lang. Kasi ang gusto mo, easy money. Pwede kang makapamuhay bilang mahirap. Pwede kang maghanap buhay bilang mahirap. Pero hindi mo kailangan makaapak ng may paa na may paa, lalo na kapwa mo mahirap. Eh, yun ang ginawa ng nanay ko eh. Naglabado eh. Yun ang ginawa ng tatay ko. Pumunta sa pier. Nag-istiba. O, ako'y ginawa ko rin. Kinain ko. Tira ninyo. Literal. Kaya kami, kahit kami mahirap, sosyal kami. Eh, bakit naman kami hindi magiging sosyal? Nagbabatuhan kami ng chicken joy sa bahay. Tinira ko yung kinain nyo. Ano? Ako ba nakapamerwisyo ng kapwa ko pobre? Hindi! Nagkalabit pa yung iba ko. Hindi! Nangatok ba ako na may kotse na may kotse? Pag ayaw mong bigay, lalagyan ko na sa mga yung kotse para walang makita. Hindi! Sinanag ko, buto ko. Pero tinupad ko rin ang pangarap ng namin. Kaya kayo mga batang nanonood, hindi ko mo kumikita na kayo, okay na. Okay tayo, sabi ng nanay ko, tapusin ko raw ang high school. Dahil pag ako graduate ng high school, hindi na ako magbabasa ng dyaryo pabaligtad. Tama naman. At pag ako na may pera na, pwede na ako magkulehiyo. Eh kaysa naman high school daw ako, kasing edad ko pa, yung teacher ko. Kaya, naghanap buhay ako, wala akong inapakang tao, hindi ako na merwisyo ng kapwa ko pobre, hindi ako mawak ng Tres Cantos, at lumilya sa estribo, magabang sa kanto ng Arten, at Mariones. Lahat. Oh, awa na Diyos. Marami salamat sa magulang ko. Mahirap sila. Pwede ko ba sila sisihin? Hindi. Kailangan ko lang kaharapin. Anong binago ko? Mindset. Anong mindset? Mahirap na nga ako. Pagkatatanda ninyo ang mga kababayan para sa lahat ito. Sa lahat ng nanonood. Kung naniniwala ba kayo? Naniniwala ba kayo na ang kayamanan na ipapamana? Naniniwala kayo? Ang kayamanan na ipapamana? Naniniwala kayo? Yes, ako naniniwala. Pero pagkatatanda ninyo, ang kahirapan na ipapamana din. Kaya dapat ang kahirapan ay ang paginto sa iyo, hindi sa magulang mo. Kasi yun yun eh. Habang tumatanda ka pa nga, lumilipan pagkakataon. O ka tayo naman mga bata. Pagsigapan natin ang ating mga sarili. At huwag tayong manisi ng manisi. Manununo ka. Turo ka ng turo eh. Di turo mo sarili mo. Kaya pinagbuti ko ang sarili. Kuwawa naman ng Diyos. With all the challenges in life, sa totoo lang, kung meron lang akong pagbabahaw ng luha ko dito, sa kinaharap ko sa buwan. Sa totoo lang, napaka-imposible yun. Misan imposible na. Kasi hindi nyo naman makita, ito kayong basolero. Totoo bang sidecar mo ito? Sabi nga nyo siya, sana ikaw na lang nakita ako, pasayero mo ako. Alam nyo, how petty sometimes? Ultimo pagliligaw, wala ako nag-isyota. It's hard to believe. Does it show? Don't me, huh? But it's true. Sad, well, let me share it to you. Nanligaw naman ako. Huwag nyo sabihin, hindi ako nanligaw. Hindi nga ako normal dito ba siya? Dahil siyempre, wala akong pandiin. Dahil ang uniforme ko, dadalaw eh. O kailangan Lunes, huwag kong dudumihan dahil hindi lalaban ang nanay ko yun. Ipasuso tulit sa akin ng Martes yun. Dahil para hindi magadaling mag-dismiss. O, eh, malmalang Ajax.
Superman. Di ba nga pagka gusto mo kumili sa mukha mo, hola? But anyway, so these are the things that pinaharap ko. Wala talaga ako na t-shirt na naniwala kayo. Pumumasad ako. Eh, pinakakopya ko pa nga yung crush ko eh. Oh, medyo ano naman ako, medyo maganda naman ang section ko na first honor din naman ako. Kaya lamang, lahat ng hirap dinanas ko, kaya lamang ang problema, sa isipan ng bata ngayon, para bang napakadaling bumigay? Ano? Iisko, iba na kasi ang hamon ng buhay ngayon. Kaya madaling bumibigay ang tao. Ano? Hindi! Mahilig ka lang manood ng YouTube. Mahilig ka lang magbasa sa Facebook, pati buhay na may buhay, pinakikailaman mo. Hindi mo pakailaman ang buhay. Huwag kang mabuhay sa virtual world. Mabuhay ka sa real life. Because at the end of the day, totoo, tutulungan ka ng nanay at tatay. Totoo yun. Walang magulang na makatitiis sa kanyang anak. Pero sa gusto niyo magpapantay din ang paan nila, eh sino man tutulong sa'yo? Totoo, tutulungan ka ng mga kapatid mo. Maswerte kayo kung may kapatid kayo. Ako'y solong tagapagmana ng malaking lupain ng mga magulang. Uusok at bulubundukin pa. Pero kung walang pagtiklog ng araw, sino katabi? Tingnan mo sa inyo. Ala, kaya ang tanging tutulong sa iyo ay ang sarili mo. At makatutulong naman ng mga kaibigan. Bakit ba hindi? Meron dyan, mababait ka kaibigan. Ako, tumigil sa akin tulong, isa dalawa. Maaari ko. Pag pumasampo ka, sabihin ko, lumipat ka na sa bahay ko. Pagsampo ka. Naging pala. Palamunin. See? So at the end of the day, it is up to you. It is up to your minds. While it is true that there are challenges in life, but there's only two sides of the coin. It's how you look at it. Kaya, don't complain. Don't blame others with your failure. In fact, kaya ka lang nagiging failure dahil huminto ka na. So, pag hindi mo na-achieve, you continue. Keep going. Things na hindi mo na-achieve sa tamang panahon na inaasahan mo ay hindi ibig sabihin hindi na darating sa'yo. You have to try hanggat nandito. Anuman ang kinakaharap ninyong suliranin. Anuman ang kinakaharap na suliranin ng ating lungsod. Ano man ang suliranin na kinakarap ng ating kumpanyang kinabibilangan, ano man ang suliranin na kinakarap ng ating bansa. We must continue and we should continue with hope. Never ever lose hope. Ang taong wala ng hope dapat tumira na sa 9 de Pebrero. Ito, kamantalo yun. Sa Oblo. Kasi doon, wala na. Lagi masayahin na lang ang tao doon. Wala na. Tama ho ba? But, if you feel challenged, now you're normal. Because challenges in life makes you stronger. Makes you do things. Create extra mind. Create extra steps. Be a better person. At yun, ang bisa ng buhay. Without it, wala. Hindi yan buhay. Hindi yan normal. Kung yung mga mayayaman, nagkakaproblema. Kaya they always have a good problem. Kung paano pa yayaman. That is a sign of a good problem. We survive. Kiss, atrenta.
Andiyan na ba? May supply na ng Natasha? Maro, eh, berbelay na lang. Natasha. Meron pang isa eh. Pinagkakabalahan sa opisina. But, kidding aside, muli, going back, ayaw ko naman pagpakahaba-haba. Sa inyo po, no? Muli, maraming salamat sa pagkakataon na ito. Basta, isa lang. I cannot promise you tomorrow. Nobody can. Patatasa kamay, sino buhay bukas? See? Nobody can guarantee, only God knows. Tama? But, what we can do today? We can excel. Eh, you know, Isko, there must be a vision. There must be a mission. O, sige. O, para meron man lang kayong take, kahit konti, sa pamahalang lungsod ng Maynila. At the very least that we can do, if we cannot promise tomorrow, then at least, I can promise you, Manila will be different from the things of the recent past. And of course, with your help, with your support, no? Hindi namin talaga kakayanin. So, ngayon yan, natutuwa ko. Ha? Kalain ninyo, nawala ang bata sa kalye. I don't know, may mga taga-Maynila dito. Nangaubos, ano? Ay, talaga. Eh, nung araw, eh, dekada 80 eh. Sansui kami mga bata eh. Oh, sansui. Sansutsut uwi. Uwi. Uwi na. Totoo naman eh. Eh, pero sabi ko sa'yo, okay, nagpapaniwalaan masyado sa YouTube. Sa Facebook, hindi ko mga bagay sa kanilang bansa, bagay na sa atin. May kanya-kanya tayong kultura, tradisyon. O ngay, riot kayo ng riot, ha? Gusto nyo mambulabog, ha? Gusto na namin matulog, nambubulabog pa kayo mga bata. O kayo binulabog ngayon ng pamahalaan. Oh, kinalap namin sila. Pero, eto na, may caption. Totoo, kailangan pangalagaan ang mga bata ayon sa batas. Tama? Eh, kaya lang eh. Pabayayang magulang eh. Tama? O ngayon, papapanagutin ko ang lahat ng magulang. Ha? Kitahin nyo ha? Papapanagutin ko ang lahat ng magulang na nagpabaya sa kanyang minor de edad simula alas 10 ng gabi hanggang alas 4 ng umaga. O, ubos sila. Kaya naman pala eh. Kailangan pa bang ipakulong ko yung magulang? Kailangan ko pa bang maging maigpit? O kita ninyo. O hindi ko ba kapag inabangan ng lahat yun? Maring, masyado namang stricto. Pero, yan ay mga bagay na maaari pa nating innovate. So we'll make it better. That's why it will be different. Then, to all of you here, help us to make Manila the real capital of the country. We are by law, but let's bring back the old glory days during the time of Mayor Lacson and Mayor Villegas when they say, where Manila goes, the country follows. This is the window of opportunity. Then let's make it the window of opportunity, mga kababayan. Kaya po sa inyo, muli, taos puso po ang aking pasasalamat sa inyong lahat, sa inyong mga opisyal, na ako'y maging bahagi ng umaga ninyo. At sana may naidulot man lamang kaming kaunti, konting aral, konting update, at pagka gusto nyo ng regular update, manood kayo tuwing Biyernes sa Capital Report. So, anuman ang kinakarapin nyo, ang hindi kaya ng tao ay kaya ng Diyos. Nawa, kayo'y dulutan ng Panginoon Diyos ng malusog na pangangatawan, malawak na isipan, maluwag na damdamin, kakarapin ninyo ang mga suliranin at masayang buhay. At mapagtagumpayan ninyo ang mga pangarap ninyo sa buhay.
Maraming maraming salamat sa inyo at pagpalain nawa kayo ng Bombay Kapal. Manila! God first! Thank you very much, Mariska, for sharing your thoughts and inspiring words. We will request you back on stage as we invite our President and CEO, Cecilia C. Borromeo, and our sacred heads to join you on stage and present our token of appreciation. Again, Mayor, so we request you back on stage, please, together with our President and CEO and our sector heads. By the way, the